Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin kung ano yung dapat mong gawin kapag meron kang downline na mas magaling kesa sa'yo. Okay, meron kasing dalawang klase ng magaling na downline. Okay, una is yung magaling talaga. Magaling by result, magaling by skills. Okay, meron talaga siyang skill set. Alam ba, magaling na speaker, magaling na trainer, magaling na producer. Ibig sabihin yun, nagpo-produce ng malaking sales. Okay, yung ikalawang klase nung magaling na downline is yung nagmamagaling na downline. Okay, so ang tinutukoy ko dito is yung nauna, yung magaling. Okay, pero pag-uusapan pa rin natin yung ikalawa, yung nagmamagaling. Okay, so ano yung dapat mong gawin? Meron kasi ibang mga uplines na na-insecure kapag yung downline nila mas magaling kaysa sa kanila. No, naiinggit sila, nai-insecure sila, no, feeling nila nasasapawan sila. And alam ko yung feeling kasi ganun rin ako dati, kasi ego driven ako dati. Okay, talagang sinasamba ko is yung ego ko. Di ba? Gusto ko na ako lang yung magaling, gusto ko ako lang yung sikat, gusto ko ako lang yung bida, di ba? Okay, I'm way past nang ganun, ayoko na nga. Sa totoo lang, ang ginagawa ko ngayon is binibigay ko na nang binibigay yung spotlight sa mga downlines ko kasi ayoko na ako palagi. Okay, hindi siya maganda. Kung kayo is yung ganun, kung meron man sa inyo na ganun yung nangyayari, na experience yung ngayon, yung ego driven ka katulad ko dati. And hindi ko sinasabi na ano, na masama akong tao or whatever, hindi kita husgahan kasi na experience ko naman dati, pero gusto ko na sabihin sa iyo ngayon pa lang na hindi ka papunta sa magandang end goal. Pangit yung dadatnan mo sa dulo. So, tanggalin mo na yan. Okay? Hindi sa lahat ng oras, ikaw lang dapat yung pinakikinggan at sinusunod at magaling. Kasi hindi yun totoo. Okay? Meron at meron, sabi nga eh. Kahit gano'n pa kagaling, meron at merong mas magaling pa rin kaysa sa'yo. Walang ano, there is no such thing as pinaka. Sa totoo lang, sa buhay natin, as long as nag-evolve ang mga tao, as long as nagkakaroon ng bagong generation, nagre-reproduce ang mga tao, walang pinaka. Maybe you are the best, or maybe you are number one sa ngayon, pero hindi yan magtatagal. Meron at merong lalampas sa'yo. Meron at meron makakahigit sa'yo. So parang katulad ng ano, katulad ng pinakamayamang tao sa buong mundo, for hindi ko alam kung exactly ilang years nag-number one si Bill Gates. Pero ngayon, hindi na siya. Diba? Si Jeff Bezos na, yung may-ari ng Amazon. So, hindi there is no such thing as pinaka. At pagdating doon sa mga tao na yon, hindi sila nandun dahil talagang ginusto nila. Ay, ang goal nila is maging number one. Hindi talaga yun ang goal nila. Sa totoo lang, ang goal talaga nila is mag-provide sa mga tao. Masolve yung problems ng mga tao. Maging best version ng sarili nila. Sa dami ng nakausap ko ng mga successful talaga na tao, most of them, hindi lahat, most of them, yun ang ano nila. Yun ang motivation talaga nila. Isa sa mga motivation nila is maging best version ng sarili nila. Hindi yung maging pinakamagaling, pinakamalupit, di ba? Maging number one, hindi talaga yon. Hindi ko sinasabi na masama na i-aim na maging number one. Hindi ko sinasabing masama na i-goal mo na maging pinakamagaling. Hindi yun ang point ko. Okay, ang sinasabi ko is goal mo, maganda yan na maging i-goal mo na maging top one ka. I-goal mo na maging ikaw yung pinakamagaling sa team nyo. Pero hindi sa expense na may natatapakan kang tao para lang makuha mo yung goal na yon. Okay, walang dapat ganun. But goal mo na mag number one ka na ginagawa mo kung anong tama. Yun yung masarap na pakiramdam. Kasi alam mo, wala ka namang tinapakang tao para ka makarating sa tuktok. Wala kang binangga, wala kang sinagasaan, di ba? Wala kang niloloko, wala kang sinisiraan, wala kang ethical lahat yung ginawa mo. Okay, yun yung masarap na goal. Kasi ako rin naman, nag-goal din naman. Ay, hindi ako magpapaka-ipokrito o hindi ako mag-deny na hindi ko ginagoal maging number one. Ginagoal ko rin maging number one. Pero wala dapat akong tinatapakan na kahit na sino. Okay, wala dapat akong sinasagasan. Walang nagiging miserable ng dahil sa akin. Sa realm or sa ano, sa context ng pagiging ethical. Diba? Excluded na yung mga taong gumagawa ng unethical kasi pagdating naman kasi sa pamumuno ko, pagdating sa mga unethical na tao, hindi naman talaga yung tao yung ano eh, yung problema ko, yung gawain. Diba? Kasi kung tao yung problema ko, babanggitin ko yung pangalan nila. Diba? Hindi naman eh. Diba? Kung ang problema ko is yung kumpanya, babanggitin ko yung kumpanya. Hindi naman eh. Diba? Yung unethical na gawain. Kasi maraming tao, hindi sila aware na may ethical pala. Akala nila, yun lang talaga yung tanging paraan
para ka maging successful sa negosyo. So hindi ako lumalayo sa topic. Okay, nagbibigay ako sa inyo ng context kasi baka isipin niyo na naman nawawala ako sa topic. Hindi ako nawawala sa topic. Okay, kasama talaga 'yon. Konektado lahat ng mga sinasabi ko. Okay, so huwag mong gawin na ego-driven yung sarili mo. Okay, para sa mga katulad ko dati na na-experience ko dati na puro ego, puro ako. Yun, iwasan mo 'yon. Kaya yung mga upline, may mga upline kasi, kaya ako binabanggit ito kasi nga may mga upline na insecure pag mas magaling yung downline nila. Yung tinutukoy ko na magaling is yung magaling talaga. Magaling based on results, hindi magaling sa salita, di ba? Hindi magaling sa, hindi nagmamagaling. Ngayon, ano ba talaga yung dapat mong gawin kapag meron kang downline na mas magaling sa'yo? Number one, magpasalamat ka. Aba, pasalamat ka, may downline ka na mas magaling sa'yo. Once again, ang tinutukoy ko na magaling is yung magaling talaga by result. Magpasalamat ka kasi merong okay ka na eh. Di ba? Meron ka ng isang linya sa genealogy mo, di ba? Sa binary tree mo, may isang linya ka na okay na. Di ba? Pwedeng strong leg mo na yon. O di, kabilang linya ka na. Di ba? Wala ka ng problema. Okay ka na, may leverage ka na doon. So, dapat magpasalamat ka. Kasi hindi lahat ng tao nabibiyaan ng ganyan. Maraming tao, kung meron kang downline na mas magaling sa'yo, maraming networkers ang nagdadasal na sana nandyan sila sa posisyon mo. Kasi sila walang downline. Okay, so magpasalamat ka na meron kang downline na mas magaling sa'yo. Ikalawa, tulungan mo siya na ma-achieve yung maximum potential niya. Okay, kung kailangan, ang importante kasi bilang upline, alam mo, may downline ka na mas magaling sa'yo. Ang importante bilang upline mo is tulungan mo siya na ma-achieve yung maximum potential niya as long as willing siya. As long as willing siya. So kung lumalapit pa rin siya sa'yo to seek advice and guidance, nung jackpot mo sa downline mo na yan kasi even though mataas na yung nakukuha niya na achievement, nandun pa rin yung humility niya kasi even though mas malaki yung resulta niya sa'yo, lumalapit pa rin siya sa'yo para magtanong, lumalapit pa rin siya sa'yo para mag-seek ng advice, jackpot. Okay, jackpot ka kung meron kang ganong klase ng downline kasi hindi umakyat sa ulo niya yung resulta. Okay, hanggang willing siya na magtanong sa'yo, lumapit sa'yo, tulungan mo siya na ma-develop niya yung maximum potential na meron siya. Kasi even though malaki naman ang resulta niya, hindi naman ibig sabihin nun, or even though magaling na siya, hindi naman ibig sabihin nun, perfect na siya. Malamang sa malamang bilang upline, nakikita mo pa rin yung flaws niya. Nakikita mo pa rin yung mga pagkakamali niya. Nakikita mo yung mga mali niyang ginagawa. So, pwede mong yung itulong, yun ang malaking may tutulong mo sa kanya. Kasi lahat tayo may tinatawag na blind spot. Especially kapag nakakakuha tayo ng malaking achievement, mas dumadami yung blind spots natin na nakikita ng ibang tao sa paligid natin. And most of the time, ako kasi, ang pinakang reliable na tinatanong ko, pagdating sa mga blind spots ko, ako meron din. Lahat tayo meron. Okay, kahit sinong pinakang successful at pinakamayaman tao, meron pa rin. Walang perfect na tao eh. May mga blind spots tayo. Ang pinakang reliable na tinatanong ko pagdating sa mga blind spots ko is yung upline ko, mentor ko, okay, mga mentors ko, upline ko, at yung mga core leaders ko. Yung mga taong palagi akong kasama. Kasi nakikita nila eh. Diba? Hindi naman ako perfect eh. Tsaka hindi naman ako nag-claim na ako perfect at hindi ko goal na maging perfect. Yun ang point ko. Pagka meron kang downline na ganoon, kagaling, tulungan mo siya na ma-develop yung maximum potential niya hanggang willing pa rin siya. Kapag willing siya. Kung hindi, kung gusto niya na magsarili, ayaw na niya na pakialaman mo siya, huwag mo siya nung papakialaman na. Hayaan mo na lang siya. Diba? Hayaan mo na lang siya. Okay? Kasi merong mga gano'n na ano, merong mga gano'n na downline na ayaw na nilang pakialaman na sila. Ako yun. Gano'n akong klase ng downline. Kasi even though upline ako, downline pa rin ako, hindi naman ako 001 eh. Sinabi ko yun sa mga uplines ko before na huwag nila kang pakikialaman sa diskarte ko. Okay? Unless meron na akong nilalabag na terms and condition ng company or batas, di ba? Hindi yun. Kailangan na nila talagang punahin. Pero pag yung mga diskarte ko na ethical naman, yung mga strategies ko, huwag nila akong pakikialaman. Kinausap ko naman sila regarding doon. Kasi ako yung tipo ng downline, ayoko nga pinakikialaman ako. Pag pinakikialaman ako, kasi nagugulo yung diskarte ko eh. May sarili akong diskarte eh. And I am responsible sa kung ano man yung magiging result ng diskarte ko. So baka ganun rin yung downline mo, yun lang ipaliwanag mo sa kanya. Hindi kita pakikialaman as long as take full responsibility ka sa kung ano man yung maging resulta ng actions mo, positive man yun or negative. Okay, labas na ako dyan. Pero pag kailangan mo ng tulong ko, dito pa rin ako para sa'yo. Ikatlo is let him grow by himself. Katulad nyo nung binabanggit ko kanina, mayroong mga downlines, ayaw na nilang pakikialaman sila. So, hayaan mo sila. Okay, hindi sa lahat ng oras kailangan andyan ka para mag-control, para mag-micromanage. Yan yung iwasan nyo. As much as possible bilang upline, iwasan mo mag-micromanage, lalo na kung napakaliit pa naman ng grupo mo. Okay, as of the making of this video, nasa 300, almost 350 plus na yata yung downlines ko. Hindi ko pa nako-compute kung ilan yung active doon. Iniiwasan ko yung
yung pagma-micromanage. Ako, most of, ang leadership style ko kasi nakatutok na lang ako sa mga core leaders ko eh. Core leaders at saka mga leaders. Core leaders ko is yung, yan yung parang sa networking tawag nila generals. Di ba? Yung mga generals mo. Tapos yung mga leaders is yung parang mga captain or kung ano man sumunod na rank sa general. Doon ako nakafocus sa kanila. Kasi sa pamamagitan nila, nakikita ko yung buong grupo. So, hindi ako, ayoko mag-micromanage. Okay? Dati sakit ko rin yan. Micromanage ako, bawat galaw ng downline ko, pinakikialaman ko. Di ba? Bawat post nila, pinakikialaman ko. Di ba? Huwag mong gawin yun. Hayaan mo lang silang matuto. Especially pagdating sa mga leaders. Pero pag nakikita mo yung downline mo na talagang mali na yung ginagawa niya, edi sitahin mo na. Di ba? Pag unethical na yung ginagawa, kapag labag na sa terms and conditions, kapag labag na sa batas, di ba? Sitahin mo na siya. Mali na yung ginagawa niya eh. Pero kung nagtatry siya ng something na hindi mo tinuro, isang katangian ng leader yun eh. Kapag ka nagkukusa, di ba? Nagtatry siya ng kanya, katangian ng isang potential leader yung gano'n. So, hayaan mo siyang mag-grow. Ika-apat, build ka ng bagong linya. Yun na yun. Hayaan mo na sila. Okay ka na eh. Katulad ganun, binabanggit ko kanina, leverage ka na. Meron ka ng isang linya na solid. So, kabilang line, paresan mo na yan, di ba? Usually, binary naman yung compensation plan natin, di ba? Karamihan sa inyo, ganun, na, mga nanonood, binary. So, doon ka na sa kabilang linya, build ka, mag-direct ka ulit ng bago. Mag-direct ka na mag-direct, huwag ka titigil sa pag-direct para maparesan yun. Doon ka kikita, doon ka magle-leverage eh. Meron ka lang isa sa left at isa sa right talaga na talagang nagpo-produce. May passive income ka na eh. Di ba? So, ganun yung gawin mo. Okay ka na dito sa leader na to, doon ka na sa kabilang linya. Okay, hayaan mo na siya ng kanya. Basta yun nga, katulad na binanggit ko, pag kailangan kanya, andiyan ka pa rin para sa kanya. And ikalima, continue building relationship dun sa leader mo na yun. By relationship, ang ibig ko sabihin is bonding, keeping bonding, kung ano yung gusto niyang gawin. Diba? Halimbawa, mahilig siya sa games, diba? PC games, so bonding tayo sa ganyan. Diba? Mahilig ka sa arcade, mahilig ka manood na sine, mahilig ka gumala, mahilig ka mag-inom. Hindi naman to the point na lasinggero na, diba? Hindi yun. Okay, yun yung build. Kumbaga, parang hindi na siya more on upline, downline. Parang magkaibigan na. Okay, best friends na. Parang gano'n na yung binibuild mo na relationship sa kanya. Okay, importante yon kasi para hindi siya dumating sa point na lumaki yung ulo niya, naisipin niya na hindi ka na niya kailangan, magagawa na niya lahat ng gusto niya. So, yun yung iniiwasan natin pagdating dun sa mga downlines na gano'n. Kaya, ako, ang diskarte ko sa mga downlines ko, bagong-bago pa lang sila, tinatama ako na yung pundasyon nila. Okay, hindi ko sila kaagad tinuturuan na paano kumita ng malaki kaagad, hindi ganun. Mas importante sa akin yung pundasyon nila. Yung pagiging patient nila, yung humility nila, yun ang pinaka-importante sa akin. Attitude nila, humility nila. Kasi kapag, yun kasi yung mahirap itama eh. Pag tama na yun, susunod na yung blessings eh. Diba? Ano na yan? Hindi na siya, hindi na to bago. Malamang narinig mo na to sa mga uplines mo. Reminder na lang to. Basta tama na yung attitude mo, madali na yung pasok ng blessings kasi deserve mo na. Diba? Mas mabilis na yung pasok at saka mas malaki na yung pasok ng results. Mas malaki na yung pasok ng blessing kasi tama na yung attitude mo eh. Ang pangit kasi nang nangyayari kapag ka hilaw, tas kumita ng malaki. May mga dami pang attitude problem, tas bigla mo pinakita ng malaki, susuwaging ka niyan. Ayun yung iniiwasan natin. Okay, yun yung nangyari sa akin ng paulit-ulit at ginawa ko din. Ginawa ko rin sa upline ko dati. Okay, sinusuwag ko na, binabypass ko na kasi nga, feeling ko mas magaling ako eh. Diba? Nalampasan ko yung kinikita eh. Hindi maganda. So, ang dami ko pang attitude problem na hindi naaayos ng mga time na yun. And, ang nangyari, end up, bumagsak ako. Diba? Nag-back from zero. Hindi lang zero, nag-negative pa eh. Nag-rock bottom. So, yun yung iniiwasan natin. Kaya, keep building relationship dun sa downline mo na yun. Kapag magaling siya sa'yo, leader na siya, okay na siya, provide siya ng malaking result. Ano lang, every now and then. Diba? Siguro, once a week. Twice a month. Diba? Pwedeng ganun. Niyayain mo, tara, gala tayo. Para rin, kasi sigurado, hustler yan. Diba? Talagang hataw yan. Matindi hataw yan. So, napapagod din yan. So, kailangan kanya bilang upline na, sige, labas tayo. Enjoy naman tayo. Diba? Mag-enjoy naman tayo dun sa result ng mga ginagawa mo. So, yun yung lima na dapat mong gawin kapag meron kang downline na mas magaling sa'yo. And by magaling, uulitin ko lang, magaling sa result. Okay, hindi yung magaling na naggagaling-galingan lang. E paano naman, pag-usapan natin yung mga naggagaling-galingan, nagmamagaling. Okay, yung ikalawang klase ng downline, yung nagmamagaling. Recently, meron ako naging gano'n na downline. So, ang ginawa ko, tinerminate ko siya sa grupo. Okay, by tinerminate ko sa grupo, hindi siya na-terminate sa company. Wala naman siya nilalabag na rules and regulation, terms and condition ng company. Pero sa grupo namin, sa Team Genuine, tinerminate ko siya, tinanggal ko siya. Okay? Part pa rin siya ng company, pero wala na siyang makukuha na kahit anong suporta mula sa akin o mula sa grupo. And sa team ko kasi, once na tinanggal kita, wala nang balikan. Wala nang second chance. So, yun yung ginagawa ko pag meron akong downline na gano'n na nagmamagaling, na toxic na, na nakakalaso na sa pati sa grupo.
Okay, kasi yung kung meron man ako so far nagmamagaling na downline, wala pa naman ako naisip na ganun. Wala naman akong ganun sa ngayon siguro kasi kukunti pa lang naman kami. Kung sakasakali man, pag yung downline ko nagmamagaling, hayaan ko lang siya. Malay mo, ano, doon talaga siya naniniwala na yun na magbibigay sa kanya ng result. As long as pasok sa principles ng grupo namin, ethical yung ginagawa niya, sige lang, tuloy mo yung diskarte mo. Kung sa tingin mo yan, mas okay, di sige, gawin mo. Pero wag lang umabot siya to the point na maging unethical na at maging toxic na sa mga downline. So, anong ibig ko sabihin? Toxic. Hindi naman nag-work yung strategy na pinagmamalaki niya. Halimbawa, hindi naman gumagana, hindi naman siya nagkakaresulta. Tapos ituturo niya pa doon sa ibang mga members na ganun yung dapat gawin. Eh, siya nga mismo walang resulta. So ano mangyayari? Malalason yung mga downlines. Magiging ganun yung nangyayari sa panahon ngayon, especially ngayon, nag-i-start na magkaroon ng daming false information dito sa social media. Ang dami na nagiging guru, 'di ba, mga self-proclaimed mentor coaches, mga nagse-self-proclaim na sila even though wala namang magandang track record, wala naman talagang malaking resulta. Ang dami nang kumakalat na mga ganun eh. 'Di ba? Maganda lang sa pandinig yung sinasabi nila ng mga strategy, mga power payaman na strategy na parang magic, pero hindi naman talaga nagwo-work. So, yun yung iniiwasan ko na mangyari. Pag naging toxic na, tina-terminate ko na, tinatanggal ko na sa grupo. Pwede mong gawin, merong tatlo, apat, nabanggit ko na yung una. Okay? Una is yung tanggalin mo siya sa grupo nyo, ilayo mo siya sa mga downlines mo. Ikalawa, ilapit mo sa uplines mo. Kung meron kang downline na nagmamagaling, yung sinusuwag ka na, kahit wala naman siya, I mean, kahit wala naman siyang sungay, nanunuwag, di ba, kasi baguhan lang naman or ilang buwan pa lang, tapos wala namang malaking resulta, pwede mong ilapit sa upline mo. Sumbong mo sa upline mo. Okay, kung ano yung pwede mong gawin. Okay, yun yung ikalawa. Ikatlo is, huwag mo siyang pipilitin na irespeto ka niya. Kasi ang respeto, hindi yan nakukuha through words. Nakukuha yan through credibility. Para ka magkaroon ng credibility, kailangan mo ng result. Okay? Kailangan mo ng result para ka magkaroon ng credibility. At pag may credibility ka, doon mo makukuha yung respect. Okay? Hindi yan pwedeng sasabihin mo sa kanya na irespeto mo ako kasi upline mo ako. That is, ano, napaka-immature para sa akin ng ganung way. Napaka-amature ng ganung way. Kasi, bakit? Porkit upline kita, respeto. Eh, paano kung wala ka namang kwentang upline? Bakit kita irerespeto? Diba? So, yun ganun. Kaya kailangan ang respect, hindi siya pinipilit. In-earn yan. Okay? In-earn yan. So, huwag mong pipilitin na irespeto kanya. Ikaapat, lastly, na pwede mong gawin pag meron kang downline ganun na magaling, focus ka sa ibang downlines. Huwag mo na siyang, hayaan mo na siya. Kung may sarili siyang discount, kahit wala naman siyang resulta, hayaan mo siya. Kaya mo siya mag-explore. Okay, katulad nung nabanggit ko kanina dun sa yung magaling talaga na downline na merong result, pwede mo siyang ano, pwede mo siyang hayaan na mag-grow ng kanya as long as ethical ginagawa niya. Tsaka hindi siya toxic sa grupo. Pabayaan mo siya. Diba? May mga ganong kasing downline. O, dalawang mangyayari dyan. It's either i-acknowledge niya sa huli. Ay, tatlo pala. It's either i-acknowledge niya sa huli na hindi niya talaga kaya, na mali siya, na magpapaturo na siya sa'yo, di makikinig na siya sa'yo, or magkaroon siya ng result doon sa ginagawa niya. Okay, mas maganda yung ikalawa, syempre. Di ba? Mas maganda yung ikalawa. Or ikatlo, mag-quit na lang yan bigla. O, lumipat sa ibang company kasi akala, dun, ano siya eh, may tinatawag na shiny object syndrome. Kada nakikita niyo mas maganda, mas power, mas payaman, lilipat doon. Yun yung posibleng mangyari pag pinabayaan mo yung nagmamagaling mong downline. So, pag nangyari yung ikatlo, pasalamat ka. Nawalan ka ng toxic na ano, nawalan ka ng toxic na downline, ng butaw na downline. Yun yung totoong butaw. So I hope marami ka natutunan sa video na ito. Make sure apply mo agad lahat ng mga natutunan mo. Kung hindi mo pa na-access yung Walang Paweran Bootcamp, makikita mo yung yung link sa description ng video na ito para ma-access mo siya. Libre lang yung Walang Paweran Bootcamp. Doon mo malalaman yung mga sikreto ng mga uplines. Okay, sikreto ng mga uplines kung bakit sobrang successful nila, tapos ginagaya mo sila pero hindi ka pa rin nabibigyan ng magandang resulta. So, doon mo rin madidiscover yung sikreto ko, paano ako nagbibuild ng grupo kahit na hindi ako mahilig mag-post ng company ko, di ba? Baka malamang hindi mo nga alam kung anong kumpanya ako kabilang eh. Di ba? Pero nakakapag-build ako ng grupo. So, doon ka rin nireveal yung sikreto kung paano ko nagagawa yon. Access mo, Walang Paweran Bootcamp, makikita mo sa description ng video na ito. And kung nagustuhan mo tong video na to, make sure click mo yung like. And kung meron ka mga tanong, comment mo lang dyan sa ibaba. Malay mo, ma-feature natin yan sa kasunod na video. Malay mo, mabigyan pa kita ng shoutout dun sa video na yon. And share mo to sa mga kakilala mo na ganun. Naman may downline sila na mas magaling sa kanila or mas nagmamagaling sa kanila. Makakatulong sa kanila tong video na ito. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Sure, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga video.
videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!